Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Siguro, masarap mahalin ng taong mahal mo. Masarap isipin na pinili ka ng taong pinili mong mahalin. Pero ang pinakamasarap sa lahat ay ang makatagpo ka ng taong kayang unawain ang bawat bahagi ng pagkatao mo. Kayang tanggapin ng lahat ng kahinaan mo at kaya kang mahalin ng buo na tanging sa'yo lang iikot ang mundong binuo ng tadhanang sa'yo'y magpapaligaya ng labis at walang halong biro. Natatawa talaga ako kay Elijah. Bakit mo kasi kailangan pa niyang painumin ako ng pampatulog? Ay nako. Nahiya siguro. Kaya ayaw magsabing gusto. Eh, ngayon. Alam ko na lahat ng kalokohan niya. Oras na din talaga para magkahulihan mamayang gabi. Yari talaga siya sa akin. Pupunitin ko talaga siya. Pero, teka. May kumakatok sa labas. Sino kaya ito? Kasi kung si Elijah yan, hindi yan kakatok. May susi naman yun eh. Kaya ito, sinilip ko muna sa butas sa pintuan. Ang cute talaga nitong pinto. May butas tapos makikita mo kung sino yung tao sa labas. Kaya ito, sinilip ko. Kaso, malaking dibdib ang nakita ko. Babae ang nasa labas. Tapos, hinug na hinug ang papayan niyang dala. Ah, grabe. Sino kaya ito? Kaya naman binuksan ko agad ang pinto. Grabe talaga. Mas malaki sa malapitan. Umapaw eh. Sino kaya ito? Doon talaga ako sa papayan na papatingin. Nalalaban kasi talaga. Pero, sino ba siya? Oh, sino ka? Ang cute mo. Wika ng babae tapos pinisil pa niya yung ilong ko. Ah, ako si Jerby. Wika ako. Tapos ito, iniabot ko yung kamay ko. May kipagkamay sana ako. Kaso, kinuha niya yung kamay ko. Tapos, ipinatong niya sa dibdib niya. Nagulat talaga ako. Napapisil tuloy ako. At masasabi kong tunay po ang nakikita ko. Walang halong teknolohiya. Malambot eh. Anong masasabi mo? Wika niya sa akin tapos ito. Tinanggal ko agad yung kamay ko. Nagulat kasi talaga ako sa mga mabilis na pangyayari. Wait lang. Sino ka ba? Wika ka ulit. Kaso, parang inaasar ako ng babaeng to. Nakatingin lang siya sa akin. Tapos ewan ko ba, parang wala siyang pakialam. Ayaw sumagot eh. Kung ayaw mo sumagot, di ka pwedeng pumasok. Wika ko. Tapos ito, sasara ko na sana yung pintuan. Kaso, ipinasok niya yung dibdib niya. Kaya ito, natigilan ako. May ipit kasi yung dibdib niya eh. Ang laki kasi. Siguradong puputok yun kapag naiipit. Asan ba kasi si Elijah? At ikaw sino ka ba? Wika naman niya. Ako nga kasi yung driver niya. Wika ako tapos ito. Pumasok na siya sa loob. Di ko na napigilan eh. So, kung driver ka niya, ako naman si Regine. Pinapunta ako ng papa niya. Dahil dadalahin ko sa langit si Elijah. Ako ang uupo at kakambyo hanggang makarating kami sa langit. Wika ni Regine. Natawa tuloy ako. Grabe naman kasi. Alo,
Oh, grabe ka naman, Regine. Eh, di ka papatulan nun. Wika ko naman. Nakaw? Eh, di kung ayaw niya. Ikaw na lang. Ganyan yung mga tipo ko. Yung medyo chubby. Parang ang sarap kagatin. Wika ni Regine. Nakakatakot eh. Alo, ayoko. Wika ko. Tapos natawa bigla sa Regine. Alo, bakit ayaw mo? Di ka ba naaakit sa akin? Wika niya. Alam mo, Regine, kapag masaya ka na sa isang bagay, huwag mo nang hayaang magkaroon ng dahilan para masira o magkaroon ng mantsa at lamad ang mga magagandang bagay na nasa paligid mo. Kasi mahirap ibalik sa dati ang lahat. Wika ako. Oo na. Sige na, hay nako. Yung papa kasi ni Elijah. Wika ni Regine. Eh, bakit ba? Anong meron sa papa niya? Wika ako naman. Eh, alam mo kasi, Jerby, yung papa ni Elijah, napag-utusan lang ako. Patikimin ko daw si Elijah ng masarap. Baka daw kapag nagustuhan eh, maghanap na. Wika ni Regine. Alo? Grabe naman. Wika ako. Eh, bayad na ako kaya dapat gawin ko ang trabaho ko. Wika ni Regine. Di mo na kailangan gawin yun. Ako nang bahala. Kasi mas alam ko ang gusto niya. Wika ako. Hello? Ano bang gusto niya? Tanong ni Regine. Siyempre, ako naman eto. Ibinulong ko sa kanya. Nanlaki talaga ang mga mata ni Regine. At eto, gulat na gulat siya. Okay, alis na ako. Ay, naku. Si Elijah parang papa niya. Wika ni Regine, tapos eto, tumayo na siya at aalis na. Napapaisip tuloy ako sa sinabi niya na parang papa niya. Uy, Regine, teka lang. Anong ibig mong sabihin na parang papa niya? Wika ako bago umalis si Regine. Tapos eto, lumapit si Regine. Kinuha ang kamay ko at pinatong sa dibdib niya. Ang lambot. Tapos may sinabi sa akin si Regine. Alam mo, Jerby, kayong mga lalaki, minsan nakakapagduda na talaga. Kasi kung sino pa yung mga gwapo, kung sino pa yung mga masasarap, ay sila-sila na lang din yung nagtitikiman. Ano bang meron sa hotdog na yan? Ayaw nyo ba talaga ng mani? Wika ni Regine. Ah, ayoko. Malansa yun eh. Wika ako. Grabe ka naman, Jerby. Alis na nga ako. Basta, ikaw nang bahala kay Elijah. Huwag mong gugutumin. Wika ni Regine. Tapos ito, papalabas na siya. Ang dami ko tuloy nalaman. May sikreto pala ang papa ni Elijah. At paglabas ni Regine, inihatid ko siya sa may pintuan. Diretso alis na din naman siya. Tapos eto, naghihintay pa rin ako kay Elijah. Kasi ang tagal niya. Asa na kaya yun? At sa paglipas ng mga oras, hindi na nakabalik si Elijah. Tinatawagan ko. Ayaw sumagot. Nag-text na ako. Walang reply. Nag-aalala talaga ako. Ilang oras na kasi siyang walang paramdam. Baka may kasamang iba yun na. Naku, bugbugin ko talaga yung kasama niya. Subukan niya lang. Hindi pwede yun. Nagpaubayan na nga ako. Hindi talaga ako papayag. Kaya ito, tawag pa din ako ng tawag. Hanggang sa mag-reply na si Elijah. Sino yung babae na yun? Nakita ko na lumabas siya sa kondo ko.
Reply ni Elijah. Naku naman. Pero teka. Nagsiselos ba siya? Naku. Mahal na talaga ako ni Elijah. Kaya ito. Natuwa ako. Kasi naman, mahal ko na rin siya. Tapos ito, nag-text ang papa niya sa akin. Magpunta ka dito sa bahay. Nag-iinarte ang anak ko. Wika ng papa niya. Tapos ito, binigay niya yung address. Paparating na ako, Elijah. Huwag ka nang mag-inarte. At saka, wala naman kaming ginawa ng babaeng yun. Nag-usap lang kami. Pero mamaya na ako magpapaliwanag kay Elijah. Kapag nakita na kami. Kaya eto, naligo na ako at nagbihis na ako. Boxer lang at sando. No brief para mapatawad ako ni Elijah kaagad. Kaso ang hirap pala magbiyahe ng ganito. Ang hirap itago. Wala kasi yung kotse ni Elijah. Kaya ito, nag-jeep ako. Upong sexy. At baka may sumilip. Pero, laban tayo para kay Elijah. Napaka-arty eh.